Okay, ito yung mga kailangan natin sa pag-repair ng electric fan. Ang una, ang saksakan. Ang soldering iron. At saka lead. Electrical tape. Tweezer. Cutter, plies. Star screw. Siyempre, multi-tester, analog brush. Kung pangtali, pag sira yung sa may motor. Pati yung scotch tape na parang white ba yan. Hindi ko naman din masyadong kung para pang ipit natin doon pag nagtali tayo sa motor. And then, pwedeng plies yan or long nose kasi wala kaming long nose. So, ito siya. At saka meron pa isa yung pang ipit na parang tape din siya pero marinis siyang iniinitan na wala mong term yan. So, ito ngayon yung mga kailangan natin sa pag-repair ng fan. Meron pa nga dyan fuse. Pero may sikreto tayo sa fuse para mas makatipid kayo. Ayan. Alright, so dito tayo ngayon kung saan i-repair natin itong electric fan. Ayan, electric fan. Okay, papakita natin ngayon kasi no power to siya. So, ibig sabihin no power, hindi gumagana. Ngayon ito. Para ma-check natin, kailangan natin ang sa times 10 yung tester analog. So kailangan natin ng ilagay natin sa times 10 yung tester. Check muna niyo yung wiring termination. At dapat painitin na rin yung sulda. Kung naman ito non-polarity. Ibig sabihin na non-polarity, kahit pwede magbaliktaran, okay lang. Ayan. Check mo siya sa ibang gear. Pag 1, ayan. So, ibig sabihin, pumitik. Ayan, nakita niyo. Pumitik siya. So, ibig sabihin, itong electric fan na to ay okay pa ang makina. Ayan. Okay ang makina niya. Paano mo malaman na okay ang makina? Kahit na ito'y sira-sira na sa loob yung electric fan. Kahit sira-sira na sa loob, hindi mo yan masabing, I mean, gayto kadumi, hindi mo na masabi yan na grabe ka ko nito. Marumi masyado, sira na. Hindi mo yan masabi na ganun. Ang pinaka number one dyan ay kailangan mo rin talaga ng tester. Ayan. So, tester, mga materials ang kailangan mo. So ngayon, para masigurado mo na okay itong kuha na to, itong electric fan na to, ay matester mo nga siya. So, wala pa siya kasi wala pa yung number 1. Ayan. So, number 1 mo. Yep. Okay. G-click yung number 1. Ayaw ang pumitik. So, ilang ohm siya. So, kung times 10, kung times 10 natin, ay nasa 55 ohms. So, check mo naman tiyak sa number 2. Number 2. Ayan. Check mo sa number 3. Ang buo titik siya, oh. Oo. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung motor ng
electric fan. So ngayon, check natin yung ito kasi ito yung wire. Ito mo naman, sira-sira yung wire. So kailangan na check natin ito. Check natin ang wire. Sira-sira na eh. So baka dito nagkulang. Hirap tanggalin, oh. Tingnan nyo. Ayusin natin na focus, ha. Ayan. Kasi kahapon ito ay kuhan ito eh. Ang tawag dito. Kahapon ito, bigla lang namatay. Siguro ito. Ito yung sira, o. Ayan. Alam, pasensyaan nyo na. At ito yung kauna-una nating vlog sa ginagawa nating mga demo regarding sa electronics. No? Hindi naman tayo magaling. At least papano, nakakatulong tayo sa ating kapwa-tao dito sa Pilipinas na tulungan sila. So ngayon, sinubukan mo yung isang terminal. Line 1, line 2. 110, 110. 110 plus 110, 220. Yan kasi yung kuryente natin sa Pilipinas. So, subukan mo itong isa. Itong line 1. Hindi natin alam kung saan ang line 1 dito, ah. So, okay, hindi siya dito. Subukan natin sa isa. Naka-times man na yan, ah. Okay. So, ibig sabihin, walang pitik. Ayun, may pitik na isa. Ang isa wala. So, ibig sabihin, huwag ka nang magdalawang isip pa na magpalit na ng wire. Ito, kasi, hindi na ito pa eh. Advisable to use this. Kasi, ito naman natin, o. Oh. Kita naman ninyo. So, siguro, mapapakinabangan nandito ito. Pwede pa ito. So, maghahanap tayo ngayon ng wire para makita ng mga kababayan natin. Anyway, huwag na natin siguro tanggalin dito kasi parang nakita naman natin. Okay, parang meron dyan, no? Oh, merong putol dito. Ayan, no? Ang pag-repair ng electric fan, kung may kaalaman ka sa ganito, tester, may konting analyze ka sa wiring, pwede mo siyang gawin eh. Pero, pag nag-aral ka talaga ng electronics, sigurado yan, alam na lang. Kasi ito yung mga isa sa examination namin dati. So, legit po tayo na electronics technician, meron po tayong license. Yun nga lang, ginagamit ko na lang itong pagre-repair ko, hindi sa negosyo. Pero minsan may nagpapagawa naman din sa akin. Ginagamit ko na lang din siya sa maintenance sa bahay. Kasi makakasave ka ng kanay. Makakasave ka ng, ayusin natin, makakasave ka ng, hindi na natin ipakita yung tiyan ko, kaya hindi naman mahalaga yan. Makakasave ka ng panahon. And salamat sa aking cameraman na si Santiacan Productions, siya yung nag-camera sa akin. Shoutout nga pala. So, check natin siya kung paano. Kung pipitik to siya na magkadikit yung line 1, line 2, ibig sabihin shorted, hindi siya tinatawag na grounded. Ayan. Focus natin na. Oh, walang shorted. Ibig sabihin, maganda yung pag-wiring natin. Ngayon, subukan natin siya sa line 1, line 2. Okay, electrical matters kasi ito. Pero kasi connected siya sa electric fan. So, kailangan natin siyang ituro. Ingatan mo lang yung sulda, ah. Cameraman, baka So, subukan natin sa line 1. Ayun, pumitik siya. So, ibig sabihin, ito yung linya niya eh. Ito yung linya niya. Ayan, line 1.
So okay, ilipat natin yung isa. Ayun, so ibig sabihin, ito na. So hindi ko na makita sa camera eh. Dito na ako sure ball para sure ball tayo. Ayan, so ibig sabihin, pumitik sa line 1, wala sa line 2, hindi siya shorted. So dapat supposedly dito sa may bandang kaliwa, wala, dito dapat meron. Ayun. So ibig sabihin, maganda yung wirings natin. Maganda yung ammeter. Kung ito kasi guys, itong electric pan na to, ay tagal na to eh, lang taon na. Meron na kaya ko lang. Kung hindi sana pumitik yung wiring natin, kasi bago tayo magbukas talaga ng electric pan, tandaan ninyo, ito yung pinaka number one, bago tayo magbukas ng electric pan, no? Kailangan, huwag tayo kagad magbukas ng electric pan na puntaan kagad ang makina yung motor. Huwag. Kailangan, check mo muna yung wire. Mali mo, repair ng repair ka sa motor, eh yung wire pa lang niya ang sira. Hindi, sayang oras mo. Magalit pa customer mo kung nagre-repair ka. Sabi ko, gago to ah. Pinasukan yung... nag-check kayo ng electric fan, mas mabuti na ita-timestand nyo na. Anong pagkakaiba ng timestand? Kasi mas mataas siya. Kasi pag times 1, masyado maliit ang nakikita mo dito. Pag times 10 talaga, ang pinaka-advisable pag sa electric fan. Okay. Kailangan nyo calibrate para 0. Isi-zero nyo siya. Ayan guys. Ayan. So ngayon, pag i-check nyo siya, ipitin nyo lang. Ganyan. Ayan, tester. Oh. Oh, pag i-check nyo, check nyo na ang gear 1. Ibig sabihin, switch 1. Ayan. Oh, pumitik. Di ba nakita nyo? Pumitik. Okay, ganyan. Then, patayin nyo. Check nyo naman number 2. Ayan. Okay, patayin nyo. Check nyo naman number 3. Ayan, kumukuha. So, meron siyang mga readings ng ohms. So, ito na yung ating electric fan. So ngayon susubukan natin siya para mas I mean, sigurado talaga yan. Subukan natin ng number 1. Ayun. Kumuha. Oh, lakas. Oh. Ah. 'Di ba? Oh, patayin mo ulit. Subukan mo number 2. Oh, number 2 yan. Oh, tapos. Kita nyo?